salita ng katotohanan na may halong pag-ibig. Bring all the glory to God. Ito ang programa na kung saan mamumulat sana ang iyong mata sa isang katotohanan sa huling panahon. So, maraming salamat. Ngayon, bago tayo magsimula, shout out nga pala dyan kay ano, kay Pastor Emmanuel Vidanes ng Quezao Pililla Rizal. Pastor, magandang umaga sa iyo dyan at binabati kita rito kasi lahat ng gustong magpa-shout out, ano na, di shout out ay gagawin natin para naman at least malaman natin isa siya sa mga subscriber ng channel na ito. Alam niyo si Pastor Vidanes yung nang nakatira doon sa Quezao Pililla Rizal, na-meet ko yata yung dalawang beses eh. Isang beses nakapunta ako doon sa bahay niya. At ang masabi ko lang doon, hindi totoo ito. Ang masabi ko lang doon sa pag-aaral, pag-uusap namin, si Pastor Vidanes pag nagsalit sa atin, ano eh, very open, tsaka prank eh. Tsaka parang pag nagsalita siya, hindi mo mababasa, may tinatago siyang lihim. Iyon ang gusto ko kay Pastor Emmanuel Vidanes. At ang totoo ganito kasi, the way na magsalita si Pastor, minsan mamisinterpret mo, pero pag lumaking kalye ka, lumaki ka sa daan, kumbaga graduate ka sa street university, maintindihan mo si Pastor Emmanuel Vidanes na ganoon talaga siya. Yun ang ugali niya, totoong-totoo yung pagkataon niya. Kaya nagpapasalamat ako kay Pastor, at least kahit papano, gusto niya magpa-shoutout dito, ay gagawin namin. At siyempre kung nakita niyo dyan si Pastor, dyan taga Quezao, Barangay Quezao ng Pililla Rizal, nakita ko sa Facebook account niya nung panahon ng kabataan niya, yung bata pa siya noon. Kalook-alike niya siya noon, si Rudy Fernandez, nung naka-side view siya. Katotoo, parang kalook-alike lang niya, nakita ko yung picture. Kaya pala nagkaroon siya ng asawa na parang pang Miss Universe ang kagandahan. At nakita ko rin ang asawa niya nung bata pa sa picture. At na-meet ko rin doon dati sa Quezao, parang hindi nagbabago. Minti na minti ang katawan, parang herbalist yata yung bumakain lagi ng gulay. Parang yung, pero yung mga anak niya, gwapo pa lahat. Magmula doon sa panganay hanggang doon sa pangatlo. Yung panganay niya, hindi ko kabisadong mga pangalan ng mga yon, pero nakita ko yan sa Quezao. Ang pinakagwapo talaga sa lahat, kayong tatlo na anak ni Pastor Emmanuel Vidanes, huwag kayong magmasamang loob sa akin ha. Ano lang ang totoo, ang pinakagwapo talaga sa magkakapatid, yung bunso. Yung talagang ang kumuha ng lahat ng kagwapuhan ni Pastor Vidanes ng Quezao, yung bunso. Saka tahimik lang yung bunso, medyo mahihain pa, pero kasi hindi pa binata eh. Yun talaga, at ang ganun talaga pag yung may kwento nga bago tayo magsimula dito. May kwento nga kapag ang gwapo nagkaasawa ng pangit. Ang tawag doon, tunay na pag-ibig. Kasi gwapo siya, ang asawa niya pangit. Pero pag ang maganda nagkaasawa ng pangit na lalaki, ang tawag doon, diskarte. Di ba ganun 'yon? Tsaka yung gwapo, tsaka maganda pag nag-asawa, naging mag-asawa at tulad ni Pastor Vidanes sa asawa niya, itinadhana ng panahon yan. Tinadhana ng panahon yan kasi parehas yung magwapo, tsaka yung maganda. Nag-asawa, nag-ikinasal, eh tingnan mo, tinadhana ng panahon, yung mga anak, puro gwapo lahat. Pride pa. Pero most of the time, naniniwala ko na ang kagwapuhan ng mga anak ni Pastor Vidanes, namana yun sa kanya ang kagwapuhan.
Siyempre, yung pagiging bright yata, ako na naniwala ko na para kay mama yung galing. Eh. Sa mama yung nawala. Pastor, may ano rin, totoo. Pero Pastor, ano, maraming salamat sa iyo sa pagsuporta mo sa channel na ito. At saka, mayroon pang isa. Kapag daw ang pangit, naging asawa niya yung pangit, at ikinasal silang dalawa, naging mag-asawa. Hindi joke lang ito. Ang tawag daw doon, kapwa ko, mahal ko. Yun ang kwento na narinig ko yun gano, kay Pastor Falier, yan Pastor eh. Na pa-smile ako sa kanya, alam mo naman yung si Pastor. Kahit na hindi siya magsalita, minsan nakangiti ako pag nakatingin ako sa kanya kasi nga joker talaga yun. Lalo pag nagkwento na yan, nako. Kaya naging magandang araw ko dyan sa Kisaw dahil sa kanya. Magaling yan magpatawa. Pero totoo Pastor, ganito kasi napakaswerte mo kasi dinala mo ang pangalan na Emmanuel, Pastor Emmanuel Vidanes. At ang pagkaalam ko, lahat ng kilala ko, tatlo na Emmanuel. Yung dalawa lang, God is with us, Emmanuel. Tulad ni Manny Pacquiao, Emmanuel Pacquiao. Kaya tignan mo, God is with us. Kaya tignan mo si Manny Pacquiao, parang lahat ng kabutihan nilo, ibinuhos na lahat sa kanya, pati mga anak niya, blessed. Nanotice ko lang, iba sa Emmanuel, God is with us. Parang pinagpapala ni Lord. Parang dumating yung future, hindi talaga nabuisit yung buhay. Katulad mo rin, yung Emmanuel Vidanes, mga anak mo, gwapo, nagkaroon ka pa ng asawang maganda. Hindi ko alam tuloy kung sinong swerte sa inyong dalawa. Ikaw ba o yung asawa mo? O yung mga anak mo, gwapo. Kasi siguro, sa belief ko naman, Pastor, kapag may pangalan na Emmanuel, feel na feel ko parang mapupwersa si Lord na i-bless ang pangalan na yan, yung tao na yun eh, na nagdadala ng pangalan na Emmanuel. Kasi siguro ayaw ni Lord na mabuli, matrol. Kasi limbawa ako, pangalan ko, Emmanuel Guanzon. Tapos dumating yung panahon, naging ang buhay ko, walang kwenta. Di ba? Miserable. Hindi makakain, halos-halos palang. E anong sasabihin ng tao? Emmanuel ang pangalan, pero tingnan mo ang buhay, walang, halos walang Diyos. Asaan ba dyan ang God is with us? Diba? So ang Panginoon, siguro, mapuwersa talaga na i-bless talaga in the latter days ang mga Emmanuel na pangalan kasi ayaw niyang i-bully. I-show niyang power niya na pagpalain ang pamilya ng pangalan Emmanuel, mga family ganun. Sandali, akin lang yon, personal ko na opinion. So Pastor, kay Pastor Emmanuel Vidanes, shout out sa kanyang asawang maganda na hindi nagbabago paglipas ng panahon, lalong gumaganda. At ang mga anak niya na habang tumatagal, naging nakakatakot ang kagwapuhan. Ang kagwapuhan, walang ibang pinanggalingan yan, no other than Pastor Vidanes. At siyempre yung pagka-bride nun sa nanay na wala na tayo dyan Pastor. So ngayon magsimula tayo sa ating talakayan sa sinasabi ko kanina na pinaparatangan ba ng Diyos ng Calvinism ang Diyos, inakusahan ba ng Calvinism ang Diyos. Kasi dito may mga writing sila na nakasulat at binasa ko, nilagay ko sa aking notes, tignan nyo ha, kung ano ang kanilang isinulat. Ito ang father of Calvinism na si John Calvin. Nakasulat sa Calvin's Institute, chapter 2, 4, page 8. Itong nakasulat. Nevertheless, there is no reality in the free will. This attributed to man, inasmuch that God decreed the fall. So ang belief ng kanilang father, ng Calvinist, father ng mga Calvinist, si John Calvin, walang reality sa free will ng tao. Hindi totoo yan. Kumbaga sa ating panahon, hindi totoo na ang tao may free will. Kasi according sa kanya, ang Diyos nag-decree
sa pagka-fall into sin ni Adam and Eve. So sa doktrina ni John Calvin, ang pagkasala ni Adan at Eva na nahulog sila sa kasalanan, hindi yun by chance or accident. It was a plan according to them na fall sila, ma-fall sila sa kasalanan. So according sa kay John Calvin, ang plano ng pagkahulog ni Adan at Eva sa kasalanan, divine plan, eternal plan, according sa kanya. Gindikri ng Diyos yan ang pagkahulog niya sa kasalanan ng mag-asawa ka Adan at Eva. So ang belief na yan ni John Calvin na the most dangerous belief according sa thinking ng mga Baptist. Maraming naniwala dyan, especially sa system ng Calvinism, kasama yan. Sa verse na yan, para proteksyonan ni ang honor ni Calvin sa kanyang belief na yan, inadapt yan ni Dr. Lorien Buettner. Isinulat ko sa notes dito. According kay Lorien Buettner, sa kanyang book na Reformed Doctrine of Predestination, according sa kanya, even the fall of Adam and the fall of the race was not chance or accident, but it was ordained in the secret counsel of God. Kita nyo kung paano niya inalagaan ang belief ni Calvin na papa niya sa pananampalataya. Sinunod ngayon ni Lorien Buettner, na isang doktor sa pananampalataya, na ang pagkahulog ni Adan at Eva hindi raw chance yun, hindi aksidente, kundi talagang ordain ni Lord yan sa kanyang secret counsel. Grabe mga tao na ito, sumubrang pagka-bright nito. Alam mo kung bakit? You can just imagine na tao ka lang, pero alam mo ang secret counsel ni Lord. Alam mo na ang secret counsel ni Lord sa eternity, na pinlano niya ang pagkahulog ni Adan at Eva sa kasalanan, siya ang responsible, inordain niya. Pati secret counsel ni Lord, alam mo eh, na tao ka lang. Ganyan ka-bright itong mga writers na ito. And then sa verse na ito, kung i-analyze mo, blasphemous ito. Kasi biro, akusahan mo ang Diyos ng isang bagay ng Bible, very clear, na hindi sinabi ng Bible sa kanyang secret counsel, na pinlano ng Diyos ang pagkahulog ni Adan at Eva sa kasalanan. Wala namang sinabi ang Diyos na pinlano niya yan. Kasi kung ang basahin mo kasi sa Garden of Eden, ang plano ng Diyos talaga yon. Sinabi niya kay Adan at Eva, huwag niyong kainin ang bunga ng kahoy na sa gitna ng paraiso, ng garden. Huwag yung kainin. Yun talaga ang plano eh. Pero sa kanila, baliktad. Pinlano ng Diyos ang kasalanan na mahulog siya dan iba sa kasalanan sa kanyang secret counsel. Yan ang reason kung bakit ang mga Baptist believer, ang mga fundamentalists, ang mga Biblicists, ang mga Bible-believing Christian against sa aral na ito, sa Calvinism na aral na ito. Kasi blasphemous belief ito. Aakusahan mo ang Diyos, isa kang Calvinist, akusahan mo siya sa kanyang kabanalan. Nalala nyo yung panahon na si Kristo'y nag-perform ng miracles, casting out devils, yun ang kanyang ministry, na grabbing power ang ginamit niya para yung mga diablo na pumasok doon sa tao na posis yung katawan, lumalayas doon. Pinalalayas niya, umaalis naman. Nakita yon actually ng mga pari, ng mga Sadducee, ng mga Pharisee, nakita na mga religious leader sa panahon ni Kristo ang kanyang ginagawang pagpapalaya sa diablo sa katawan ng tao na posis. Kaya sabi niya, hindi, sabi ng mga pari noon, ng mga religious leader, niya hindi, pinapalayas mo ang mga diablo dyan sa katawan ng tao kasi sa gaho, sa kapangyarihan ni Beelzebub. Kaya naman siya na umalis kasi ikaw, may diablo ka. Ang diablong na sa'yo, mas makapangyarihan kaysa diablong pumasok doon sa katawan ng tao. Kaya mang palayasin mo siya, kumbaga ang diablo mo general,
yung jablong pinalayas mo, lieutenant lang, natural, susunod yun. So, ibig sabihin, si Kristo nagpapalayas ng jablo sa katawan ng tao sa kapangyarihan ng Diyos through the Holy Spirit power and performing. Pero kusahan mo si Kristo na ginagawa na yun sa kapangyarihan ng jablo. Itong ginagawa ng Calvinist actually, mayroong similarity. Parallel. Inakusahan nila ang Diyos sa isang mali, sa isang pag-ordin ng kasalanan, pagkahulog ng kasalanan. Inakusahan mo ang Diyos na siya ang may plano nun. Siya ang nag-secret ordain sa kanyang council na si Adan at iba mahulog sa kasalanan. Si Lord ang inakusahan nyo. Diba? Ay, di naman yan paratang kasi nakasulat sa mga writings nyo yan. Binasa ko, inilista ko sa note, sinulat, at binasa ko rito. Diba? Pag-aakusa yan. Kumbaga, ito pang sinabi nga ng Westminster Confessions. May sinulat din ng Westminster Confessions. Ito rin nakasulat sa kanilang mga tawag doon. Kumbaga, dogma. Ang tawag ko dyan, dogma. Mayroon silang sinusulat na mga writings dyan. Itong sinabi ng Westminster Confessions. God from all eternity did by the most wise and holy counsel of His own will freely and unchangeably ordain whatsoever comes to pass. See? Anong tawag mo dun? Nga ang Diyos daw sa eternity gumawa ng isang bagay out sa kanyang katalinuhan, the most wise and holy counsel, freely. Inordain niya, unchangeably ordain whatsoever comes to pass. Kung ano man ang nangyayari sa panahon, halimbawa, bad and negative, bad and evil. Lahat ng nangyayari sa mundo ngayon, Diyos daw ang nag-ordain niya. Halimbawa, mga birthday ka, binigyan ka ng regalo, kotse. Diyos ang nag-ordain niya. Dito naman sa bad side, halimbawa, yung anak mo, umuwi ng gabi, ni-rape. Patapos ng rape niya, binaril, pinatay. Inordain ni Lord yan. Yan ang base doon sa kanilang belief na sinasabi, ordained, unchangeably ordained, whatsoever comes to pass. So kung anong nangyayari sa panahon ngayon, according sa kanilang belief, inordain ni Lord yan. O ngayon, nagpaparatang ba ang mga Baptist believer? Na kung sabihin ang Baptist believer na inaukusahan nyo ang Diyos ng paratang na kung saan hindi siyang may gawa, that was an act of blasphemy. Ang tawag doon, Calvinistic blasphemous writings. Sumusulat kayo ng isang bagay na hindi naman kayo siyon. Kung totoo yun, hindi. Basta sumulat kayo, akala nyo siguro, kayo na ang pinaka-bright sa pagsulat ng, hindi man lang kayo natakot na mag-isip ko, teka, tama pa ba itong ginagawa ko? So according sa Calvinism, God whatsoever happens, God decreed it to happen. So what can be? Yan ang magawa mo. Halimbawa, lahat ng bagay na nangyayari sa mundo, yung my father is a police. Diba? I don't care. Ngayon, according sa belief ng Calvinism, it was ordained by God. Sabi nyo dito, itong nakasulat eh. Sinulat nyo to eh. Kayo ang sumulat niyan para palabasin na the most wise and holy counsel ordain whatsoever comes to pass. So pati ang karahasan, ang kabutihan, both of it na ordain ni Lord according sa belief niyo. So kung ganun na palang mangyari, ano magawa mo?
Halimbawa, may isang pastor, Christian, tapos nagka may asawa, apat ang anak, na involved sa, alam niyo na, na involved sa maling aral, naging Mormons. Hindi mo siya ma-blame. Na pastor, ba't nag-Mormons ka? Baptist ka eh. Kasi nabasa niya, ako sa inyong mga writings, na lahat ng nangyayari sa mundo, whatsoever comes to pass, it was freely ordained by God. And then, sabihin lang niya na, di, kasi plano ni Lord ito eh. Kaya ako naging Mormons, it was secretly ordained by God. See? Anong gawin? Nasira ang ministry. It was ordained by God. Kasi nga, nabasa ang writings nyo, the most deadliest, pinaka-blasphemous na mga sinusulat nyo sa book. Kaya nga, ang mga libro nyo, hindi nag-click sa library. Kasi ang library, natakot sa mga books nyo, delikado ito, pag nilagay natin ito sa library, sa Bible colleges, I am sure maraming immoral student mag-arise sa Bible school. Maraming estudyante pagnaniwala sa ganito, delikado. 'Di ba? Ito pa yung verse na nga ako kasi. 'Yun ang reason kung bakit personally hindi ako naniwala at I am against Calvinism. Although brotherly love kung Calvinist na niniwala dyan sa doktrina na yan. Pero pagdating sa kanilang system of belief, I am against for it. And then sa verse na yan, sinasabi ko sa inyo na ang aral na yan ng Calvinism cannot be proved by the Bible itself. Hindi nag-agree ang Bible dyan. At walang common sense na tao na may sabi na okay yan. Even ang Bible, pag tinignan mo, pagbasahin mo, walang book, a verse kang mabasa na yan ay agree ang Diyos sa ganyang klaseng thinking. Kasi ang book binabasa ko rin from cover to cover, wala nga nangyari. Kasi nababasa ko, the will of the Lord is against all evil sa Peter. See? So kung ang will ni Lord against sa lahat ng evil, paano niya i-ordain yan, secretly ordain ang ganyang klaseng kasamaan. Di ba? And then sa verse na ito, ang totoo, isa sa mga dahilan kung bakit against ako sa whatsoever comes to pass ng Calvinism, ni-endorse nila sa predestination, whatsoever comes to pass, sa decree, sa ordain. Kasi nga, conflict eh. Ang isa Mormons, inordain ni Lord. Ang isa atheist, inordain ni Lord. Ang isa murderer, ang isa peacekeeper, ang isa naman ay truth, ang isa lie, both of it naordain ni Lord. Kasi lalabas, magiging conflict na yan, inordain ni Lord ang mga nagsasalita ng katotohanan. At the same time dito, nag-ordain naman siya na magsalita ka ng kasinungalingan. Kaya ano na yan eh, hindi na tama ang ganyang klaseng belief at hindi na katalinuhan ang tawag dyan. Ang tawag dyan, ano na, kabubuhan. Hindi na yan bunga ng pag-iisip na matalino. Nilikha ni Lord at ginawa niya maging deceiver ka, ito naman hindi. Diba? So ang tawag mo dyan, kung decree ni Lord ang boat na yan, ang tawag dyan, contradictory decrees of Calvinism. Kasi nga hindi nga ang Bible nag-agree sa kanyang klaseng thinking. And then, pangalawa, ang Calvinism is the most inconsistent and blasphemous writings ever to be invented by man. Delikadong writings na ito. Paratangan mo ang Panginoon ng isang paratang na siya ang organizer ng kasalanan. Hindi nyo man ako magsisisi at nagbabasa ng inyong writing kasi yun naman talaga ang gusto nyong palabasin. Nilalagyan nyo lang ng bulaklak, pabango ang interpretation nyo para ang tao mag-isip na hindi siya ang creator ng sin.
Pero sa the way na sinuulat nyo yan, siya talaga. Diba? And then sa verse na yan, kaya siya the most inconsistent kasi nga, biro mo, doctrine mo, God decreed whatsoever comes to pass. He decreed whatsoever comes to pass according sa Calvinism. Even ang brutal murder na biskundi, massacre, rapes, prostitution, drug abuse, and then double murder ng I don't care, my father is a police. And then false doctrine, terrorism, satanism, destruction of human body, witchcraft, satanism. Diba? While ang others denied for it. So kung titignan mo, ang kaligtasan lang ng mga elect, and then, ang iba wala na. Both of it, both of this, ano lang, ordained ni Lord. So, kung Calvinist ka, naniniwala ka sa ganito, ay iwan ko lang kung mayroong Calvinist na hindi naniniwala, pero kasi ang Calvinist, dalawang klase nga, hyper-Calvinist, moderate Calvinist, at possibly lahat ng hyper-Calvinist naniniwala sa ganitong belief, while ang moderate Calvinist konti lang siguro ang naniniwala sa ganitong klaseng belief na God decreed whatsoever comes to pass. O diba? Ano sa verse na ito? Ito pang sinulat na ano? Westminster Confession. Favorito ng mga ano to, ng mga Calvinist, ng mga book. Westminster, mga pang-Amerikanong thinking. West. Ito sinasabi ng Westminster Confession of Faith, chapter 3, section 3 and 4. By the decree of God, for the manifestation of His glory, some men and angels are predestined unto everlasting life, and others for ordained to eternal death. These angels and men are predestined and for ordained. Period. See? Nakasulat yan. Hindi ka pwede mag-deny na ito'y katang isip lang. Doktrina nyo yan. Dogma. Na according sa belief nyo, by the decree of God for the manifestation of His glory, mga angel and men, lahat ng yan, angel and men, some were predestined to life, some were predestined to death. So, wala ka ng choices dyan. And then, ang angels and men are predestined and for them. Okay? Kaya wala ka ng magawa. Ang tawag dito, fatalism. Wala ka ng mapuntahan. Halimbawa, na-predestine ka ni Lord na mapunta kasi, bigyan ko kayo ng kwento. Halimbawa, ikaw, na-predestine ka na mapunta sa impyerno. Ipinangalan ka sa lupa, naging mabuting tao ka, pamilyado, may mga anak. Yung mga anak mo nag-graduate sa kahit na trabaho mo'y panadero lang, nag-graduate lahat ng anak mo, nakapag-engineer, pero ikaw, namatay ka, na wala kang record, na masamang tao ka. You are a law-abiding citizen, and yet when you die, you go to hell. Eh bakit? You are predestined to go to hell? May magawa ka? At ito naman si ito, siya naman, na predestined sa heaven, sa eternity, nang ipinanganak sa lupa, sanggol pa lang, umihi na doon sa mukha ng tatay niya. Doon pa lang, ano na, parang may ano na, may signos na ng pagiging masama. Lumaki, naging teenager, gumamit ng drugs, naging addict, naging hold-upper, naging kriminal, naging babaero, sugarol, lahat ng bisyo sa mundo. Sana all na lahat sa kanya. Nasaan? Namamatay siya, napunta doon sa kalawalatian,
sa langit na punta. Yung tanong dyan, bakit? Because napredestined siya ron na mapunta sa langit. And then, magreklamo ka nga God is injustice. Huwag sabihin ng Calvinism, you cannot question God. See? Maka-question ba ang vessel sa nag-create sa kanya, sa pattern na bakit ginawa mo kung ganito? Ganyan lang yan. Parang pag nangatwiran sila, parang very easy lang. And then, kung titignan natin, finally, ng Calvinism, ang klaseng theories na ito ng Calvinism or dogma or doktrina, ang aral na ito is a foolishness o man-made theory. Hindi mo minsan maintindihan. Kumbaga, kahibangan na ito. Hindi na tama ito. Nakusahan mo ang Diyos na yung kasalanan ng pagkahulog na dadatiba siyang nag-decree at orden, and then both men and angels na protestant na, kumbaga, kung sa pusoy pa, ano na, bahig na. So, kung titignan nyo, ang tawag dyan, foolishness, kasi pinapalabas ng Calvinism na ang Diyos natin nag-create sang human race. Ang kalahati, minahal niya, ang kalahati, nagalit siya. Tanungin mo kung anong dahilan, basta galit lang siya, walang dahilan. Ito naman sa kabila, tinanong mo, bakit niya ito minahal, basta minahal lang niya, walang dahilan, kasi loving God siya. At the same time, is the God of hate. Yan ang Diyos ng Calvinism. Ang Diyos ng Calvinism is the God of love and the God of hate. O, siyempre, iba yung God of anger, iba yun. Pero ang God of hate, iba rin yun. Yun ang gustong i-picture out ng Calvinism sa kanilang mga doktrina niya, ang kanilang nilalang na tao ng Diyos. Nilikha niyang tao. Mga masterpiece ni Lord yan. Pero magtataka ka, bakit according sa belief ng Calvinism, nagalit siya rito, hated, at na-decree niya sa eternal doom? Oh God! Oh my God! Open the eyes! Mga ano pa sa mga Amerikano. Oh God, open the eyes of Calvinism today. Yung kanilang belief eh. Kasi nga, iwan ko kung paano sila napasok sa ganitong klaseng paniniwala. And then, ang consequence ng Calvinism theology na ito, they're very dangerous ito. Kasi halimbawa, kung ang Diyos nilikha niyang tao, and then ang kalahati niyon, nagtanim siya ng galit, nagalit siya, na-hate siya. At itinapo niya dun sa apoy na na-decree na itatapo niya sa eternal doom. Ang consequence is very dangerous. Kasi, alimbawa, ako, elected ka. May elected yan. Pwede ba akong mag-hate din sa kanya? Kasi hate nga sila ni Lord eh. Pwede ba yun na ako, na hindi naman ako creator, elect ako? Pwede bang i-hate ko rin sila? Yan ang pinaka-deadly and dangerous. Kasi kung ang common sense, kung ang rules of common sense and principles na biblical principle, may reason ka na mag-hate ka rin. Kasi nga, kung ang Diyos mo nga nag-hate sa kanila, eh bakit ako hindi ako mag-hate sa kanila? Diba? So mangyayari, ang mga elect, according sa kanilang belief, may elect na may na minamahal niyang tao, may mga elect na na-hate dun sa hindi na-elect. Matindi na sino na mga elect, galit sa mga hindi niya napili ng Diyos. Yun ang consequence that very dangerous. Pero kasi ang totoo, bago tayo mag-end, sinasabi kasi dito, sa isang sulat lang ni Peter, maabulis lahat ang writings na mali ito. Kasi according sa 1 Peter chapter 3 verse 12, "For the eyes of the Lord are over the righteous, and His ears are open unto their prayers. But the face of the Lord is against them that do evil." Yan ang nakasulat sa 1 Peter 3:12. So, ang alam niyo na si Lord, sinabi ni Peter, He is against them that do evil. So, kung ganun pala ang tunay na theology na ang Diyos galit sa gumagawa ng mga masasama, hindi ibig sabihin no, na hindi na talaga dinikreyan.
hindi niya dinikre na ang tao gumawa talaga ng masama kasi galit na siya. O, di ba? Yan ang tanong natin, na inakusahan ba ng Calvinism ang Diyos? Yes! Inakusahan nila ng instituting sins into the world. Inaakusahan nila ng isang akusasyon na wala silang evidence, blasphemy, at based sa kanilang records na nakita ko, ang tawag ko ron, Calvinistic blasphemous writings. Kasi inakusahan nyo ang Diyos na siya ang nag-establish at nag-institute ng kasalanan sa mundo nang mahulog si Adan at Eva sa kasalanan. Plano ni Lord yun. Yun ang aral niya. So sana, pag-pray natin na at least ang Calvinism ngayon, kahit pa paano, mag-aaral kayo ng Bible. Huwag kayong masyadong dikit ng dikit sa Calvinism dyan. Kasi hindi totoo na kapag naniwala ka sa Calvinism, deep thinker ka. Hindi totoo yan. Mas bright ang baptism sa inyo. Bisa na ano pa ang inyong trying hard na mag-deep thinker kayo. Hindi nyo na mabura sa kasaysayan na mga baptist. Mas bright sa inyo. Hindi yan kayabangan kasi totoo yun. Ang mga profesor ng mga Bible school, mas bright sa inyo. So hindi na kailangan mag-promote kayo ng sin. Tapos sabihin nyo na hindi naman talaga si Lord. Parang nagwa-whitewash kayo. Kapag may nag-react, may nag-disagree, sabihin nyo na hindi. Si Lord kasi sovereign. So alam niya yan. Yun na lang talaga ang panlaban nyo, sovereign. Kasi hindi nyo nga ma-explain. Basta alam nyo maipit na kayo, sabihin nyo lang, because God is sovereign. Para kayong mga wanis, bago tayo mag-end, ang wanis, ganun din ang wanis, si Kristo, ang Ama si Kristo, ang si Kristo, si Kristo rin. Ang Holy Spirit si Kristo rin, wanis. Walang three persons in one God. Ang kanila, one person in one God. Pag nakausap mo sila, nang i-baptize si Kristo, ang Diyos Ama na sa langit. May boses, si Kristo na sa lupa, ang Holy Spirit sa gitna, bumababa. Itatlong persona yun, hindi naman isa eh. Sabihin ng Calvinism, kasi sabihin ng Juanes, walang imposible sa Diyos. Yun na lang talaga ang pananggalang. Kasi nga, sila mismo, hindi rin nila ma-explain na mayroon talagang three person. So para itago mong katotohanan, sabihin mo lang, walang imposible sa Diyos. Ganun yun. Para makalusot ka lang. Sa Calvinism, ganun din. Pinagbintangan nila ang Diyos na nagplano ng pagkasala ni Adan at Eva. Pag may nag-disagree at nagtanong, sabihin na nga, God is sovereign. Para lang pagtakpan ang isang mali, i-front mo ang sovereignty of God. Kasi mali naman siguro pagkat hindi naman sovereignty. So mga brother and sisters, maraming salamat sa patuloy na pag-subscribe at pakikinig, pagsasayang ng panahon. Maraming salamat. God bless you. To God be the glory alone.